Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po tayo sa isang edisyon ng ating The Capital Report. So, sa ngalan po ng ating mahal na Mayora, Mayor Honey Lacuna Pangan, ako po ang inyong lingkod, Roland F. Marino, ang kasalukuyang officer in charge ng PRB. So, sa mga nagtatanong, ano po ba ang PRB? Para sa po sa kaalaman ng lahat ng ating mga manonood, ang PRB ay isang acronym na ibig sabihin ay Public Recreations Bureau. So, paano na po ang PRB? Ang PRB ay naitatag sa pamamagitan ng Republic Act No. 5264 noong June 15, 1968 bilang tugon sa pangangailangan ng ating lungsod na magkaroon ng mga recreational and sports facilities. So, bago magkaroon ng PRB, noong February 11, 1967, sa pamamagitan ng Executive Order No. 10, Series of 1967, na inilabas ni dating Alcalde Antonio Villegas, ang pagsasama ng Division of Recreational Services na pansamantalang pinangisiwaan ng Social Welfare Bureau, gayon din ang Division of Parks na nasa pangangasiwa naman ng Department of Engineering and Public Works. Habang nasa pangangalaga ng Office of the Mayor ang Public Recreations Bureau. So sa nasabing batas, ang kasalukuyang direktor ng Manila Zoo ay siya rin ang automatic na mamumuno sa PRB. Ang kauna-unahan pong direktor ng PRB ay si Doktora Basilisa Montemayor Taca. So sa kasalukuyan po, meron ng 27 na naging director o officer in charge ang PRB. Kasama na po ang inyong lingkod. Ano-ano po ba ang mandato ng PRB? Ang PRB ang nangangasiwa at nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa lahat ng sports complexes sa ating lungsod. At kami rin po ang nagsasaayos at nangangalaga ng mga hayop sa ating Manila Zoo. Ang ating tanggapan rin po ang nagpapatupad at nagsasakatuparan ng mga plano para sa pagpapaunlad, pagpapalawak, at pagpapabuti ng ating mga playground, sports complexes, at ng ating Manila Zoo upang mapagbuti ang serbisyo sa mga Manilenyo. Ano ang vision at mission ng PRB? Ang vision ng PRB para sa kasalukuyan ay maging tunay na sentro ng edukasyon, libangan, at kagalingan ang ating mga pasilidad alinsunod sa urban renewal program ng ating punong lungsod. Ang ating naman pong misyon ay makapaghandog ng abot-kaya ngunit sulit na libangan para makapagbigay ng masayang karanasan para sa masa at sa mga batang Maynila. O, ano-anong mga dibisyon ang bumubuo ng PRB? Ang ating kagawaran ko ay binubuo ng 5 division. Ang Administrative Division, Parks Division, Property Division, Recreational Division, at Zoological Division. Sa ilalim po ng ating Admin Division ay may 3 section. Ang Budget and Accounting Section, kung saan sila ang namamahala sa pondo at gastusin ng ating opisina at mga pasilidad na kinakailangan ng renovation at pagsasaayos. Pasweldo sa mga empleyado, leave credits, loan at iba pang mga benefits katulad ng retirement benefits. No? Sa ilalim din ng Admin Division ang ating Personnel Section, no, na nangangalaga at namamahala sa ating mga empleyado na nasasakop sa ating kagawaran. At sila rin ang nagpapatupad ng mga batas alinsunod sa itinakda ng Civil Service Commission at Lungsod ng Maynila. Okay. Sa kasalukuyan, ang PRB ay mayroong kabuuang
339 na empleyado. So 197 dito ang ating mga regular or plantilla positions at 142 naman ang mga job order personnel. Okay. Ikatlong sa ngayon naman ng admin division ating revenue collection unit or RCU kung tawagin namin. Ito naman ang isa sa mga magigiting na frontliner ng ating kagawaran dahil sila ang ating makikita at tumutulong para sa ating online registration. Sila rin ang nangangasiwa sa kita ng iba pa nating mga pasilidad katulad ng mga sports complexes at dito nga sa zoo. Sa kabuuan mula January hanggang September ng taong 2023 o ngayong taong kasalukuyan, ay may collection na ang PRB ng humigit kumulang 150 million pesos. At dito naman sa loob ng Manila Zoo, ay meron tayong admission na humigit kumulang 500,000. So, ganun na po karami yung nakapasyal. Ang namamahala sa pamamahagi ng mga kailangang supplies para sa araw-araw na operasyon ng ating opisina. Okay. Sila rin po ang nagsasagawa ng monthly inventory ng mga supplies at materials na kinakailangan para sa operasyon at maintenance ng buong PRB. Okay. Next division po natin, ang recreation division. Ang recreation division ang nangunguna sa pamamahala ng ating mga sports complexes at pagpapanatili ng maayos na schedule para sa paggamit ng mga pasilidad. Sila rin ang in charge sa pagpapanatili ng operasyon ng ating mga swimming pools, basketball courts, tennis courts, function halls, at playgrounds tulad ng mga paraiso ng mga batang Maynila. Okay, so makikita nyo po sa ating screen yung ating mga iba't ibang sports facilities, no? Sa kasalukuyan, ang ating pamahalaang lungsod ay mayroong 15 pangunahing recreation and sports facilities na nasa pangangalaga ng PRB. Ang mga ito ay mula sa District 1, ang ating pong Tondo Sports Complex na sa ngayon po ay ongoing ang kanyang construction sa panguna po ng ating mahal na Congressman Ernix Donicio, no? By next year po makikita ninyo ang bagong Tondo Sports Complex. Napakaganda po. So mga taga Tondo District 1, abangan po natin, no? Napakaganda po talaga ng ipinapatayo ng ating Congressman Ernix Donicio at ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Okay, isa pa po rito sa District 1 yung ating Vitas Aquatic and Skate Park sa may Vitas Street, Tondo. O, sa mga mahilig mag-skateboard, no, nandyan po yung ating skate park. No, meron din po tayong swimming pool dyan na operational. So punta lang po kayo rito sa ating dito sa Manila Zoo para makapag-schedule kung gusto niyo pong gumamit. No. Andiyan din po sa District 1 yung Plaza Morga Playground kung saan ang ating mga kababayan ay namamasyal, nagpapahinga, naglalaro. Ito po ay nasa may Morione Street sa may Tondo rin po sa District 1. Samantalang sa District 2 naman po, andiyan po yung ipinagmamalaki nilang Patricia Sports Complex na matatagpuan sa may Benita Street, Gagalangin, Tondo, at yung Reyna Regente Tennis Court sa may Abad Santos naman po yan. No? Ito pong dalawang nasabing sports facility na ito ay pinaayos po at pinaganda ng isang napakagaling din pong congressman. No? Si Congressman Roland Valeriano ng District 2. No? So, Congressman Roland, parang pag Roland yat, mukhang yun lang. Boss Roland, bahala ka na.
Anyway, mga taga-district 2, napakaswerte nyo, no? Nagkaroon kayo ng napakagaling na Congress. May isa po yan sa unang-unang ipinaayos, no, ni Congressman, ni CRV, kung tawagin. Yan pong Patricia Sports Complex. So, kung dati po, basketball court lang na, papakinabangan dyan. Ngayon po, may swimming pool na rin po. Hindi na rin po kayo kailangan lumayo kung meron kayong mga okasyon na gaganapin dahil meron na rin po siyang sariling function hall. Okay? So, District 3 naman po, ito, distrito ko to. So, isa pang napakagaling na congressman. Boss, Congressman Joel Chua, no? Abangan nyo nyo po kasi yung Rasak Sports Complex, no, o yung Rasak Tennis Court natin dyan, nasa ano na po, tapos na po sa, o, nasa planning period. Okay, so hopefully in the soonest possible time magkaroon na rin po tayo ng isang napakalaking multi-purpose building para sa ating mga sports facility o iba't ibang klaseng sports, no? So nung kausap ko si Boss Joel diyan, no, marami siyang plano para diyan sa Rasak Sports Complex na yan. So medyo teaser lang muna, hindi na muna natin i-broadcast lahat kung ano yung gusto niya, yung mga plano niya. Hayaan natin siya yung magsabi sa ating mga constituent. Okay? So, isa rin pong facility natin dyan, yung Del Pan Sports Complex sa may bandang San Nicolas naman. No, so, yung mga, actually, pati mga taga Tondo, District 1, taga Baseco, nakakapaglaro din po dito sa Del Pan Sports Complex natin na to. Okay? Ang isa pa po, yung Andalusia Sports Complex, no, o mas kilala ngayon sa tawag na Paraiso ng Kabataan. Diyan naman po natin 'to makikita sa may kanto ng AH Lacson at Andalusia Street, no, sa may, actually kapitbahay po namin, tapat po ng barangay namin yung AH Lacson na 'yan. So isa rin pong napakagandang building, no, merong swimming pool, sa indoor swimming pool actually. Sa second floor meron siyang function hall. And then, third floor po, yung basketball court na yan, na napapakinabangan ng mga batang Maynila. Okay? So, yun po, yung sa District 3 natin. Samantalang sa District 4 naman po, andyan yung Dapitan Sports Complex, no, na matatagpuan sa instruksyon. And syempre, yung tawag sa kanya, Dapitan. No? Dapitan Street, no, sa may bandang Sampaloc po yan. Isang napakagandang sports complex din po, napakalaki. No, meron po tayo diyang 25 by 15 na swimming pool, no? Isang napakalaking basketball court at yung dalawang tennis court natin na napapakilabangan ng ating mga kababayan. Okay? So kung gusto niyo matuto ng mag-tennis, meron, alam ko meron din po silang mga nagtuturo doon. So punta lang po kayo, huwag po kayo mahiya. Napaka-minimal lang po yung ating mga bayad diyan sa mga facilities natin na yan. Okay? So, punta naman po tayo sa District 5, no? Sa sakop nitong ating Manila Zoo. Andiyan po yung bagong Buhay Sports Complex, no? Na matatagpuan naman sa may Pedro Hill Street, sa may Paco. Okay, ang ating pong bagong Buhay Sports Complex, no, o dati din pong sa tawag na Paraiso ng Batang Maynila, meron po tayo diyang isang napakalaking swimming pool, no. So itong swimming pool dito sa bagong Buhay Sports Complex, sa inyo pong kaalaman, daig niya po yung ibang mga resort sa mga probinsya, katulad ng mga Laguna, Cavite area na yan, no. Meron, pag nakita niyo po yung ating bagong Buhay swimming pool, napakaganda po. Okay, and 2 weeks ago, kausap ko po si Congressman Irwin Cheng, no? Napakabait na congressman ng District 5. So, may plano na po siya na kung hindi man pagandahin, dagdagan pa po etong swimming pool ninyo dyan sa District 5. So, hindi na po kayo mag-aagawa ng schedule, yung mga constituent natin sa District 5. Dahil dadagdagan na po ni Congressman Cheng ang inyong paliguan. Okay?
isa pa rin pong sports complex, sports facility natin dito sa District 5, yung pong Canonigo, covered court, no? Diyan naman po 'yan sa may actually Paco pa rin po siya, no? Sa Mequirino Extension, no? Although I heard parang i-convert na naman po yata siya sa ano, as Kalinga Center. Anyway, habang hindi pa po ginagawa, pakinabangan po muna ninyo, paglaruan po muna ninyo. Meron din po siyang skate park doon, no? So may dalawa po tayong skate park sa lungsod ng Maynila, katulad nung kanina yung Bitas Skate Park at eto nga pong Canonigo covered court and skate park. So bukas po ito sa publiko, no? Magpa-schedule lang po talaga kayo para hindi naman po nagka-clog yung mga paggamit natin ng facilities. Okay? So next po natin, etong kapitbahay ng Manila Zoo, no? Isa pang paraiso ng batang Maynila, o kung tawagin ngayon ay Dakota Covered Court. Okay, so bagong renovate lang din po ito nung panahon ni Yorme Sco Moreno, no? Pinaganda niya rin po 'yan. Okay, so sa ngayon po ay napapakinabangan na rin ang ating mga kababayan. Okay? And last po natin dito sa District 5, yung pinakamalaki nating sports complex sa lungsod ng Maynila, ang San Andres Sports Complex, kung saan ay kayang tumanggap ng mga expectators of up to 3, 4 or hanggang 5,000, no? So, ganun po kalaki yung ating sports complex na yan. It's an air-conditioned sports complex and napakaganda po talaga ng ating San Andres Sports Complex. And hopefully, ayon din kay Kong Irwin, no, maglalagay din siya doon, no? Kasi dati, kung matatandaan nyo, mga batang Maynila, no, mga 90s or 80s pa yata, 90s, meron pong swimming pool dyan, eh. No, so, nawala siya dahil yata sa problema doon sa ano, no, sa lupa doon. Parang bumababa yung, kasi elevated yung dating swimming pool doon, eh, no? So kaya pinatanggal yon, no, para hindi makadisgrasya. So hopefully by coming years, no, magkaroon ng pangalawang swimming pool ang District 5. Kaya abangan po natin yan, mga batang Maynila. Napakaganda po ng mga proyekto ng ating congressman at ng lungsod ng Maynila, pangunguna ni Mayor Hani Lacuna. Okay? So, punta naman po tayo ng District 6. No? Meron po tayo dyan yung tinatawag nating Jacinto Siria Cruz Sports Complex, o mas kilala sa tawag na JCC. Dyan naman po yan, sa may Celia Street, sa may Pandakan. No? Napakaganda rin po ng swimming pool natin dyan at isang covered court. Okay, so nasa screen nyo po yan, no? May meron po din tayo palaruan yan, pero pagkaalam ko po parang nawala yung palaruan, pero hopefully maayos na po uli natin, no? Maipatayo ng mas maganda pa. Okay, so sa Pandakan po yan, no? And then yung isa po nating covered court diyan sa may Sarmiento Covered Court, sa may Old Santa Mesa to, no? Sa may Corner Teresa Santa Mesa, malapit sa may PUP, ang aking sintang paaralan. PUP, pinagpala. So, ayan po yung ano natin dyan. Anyway, ito pong ano, Teresa Covered Court na to, kung ipapahintulot po ng ating mahal na congressman, Benny Abante, baka naman po. Kung Benny, panahon na rin po para mapatayuan natin ng isang magandang building yung property natin na yan, para mas marami pong palaruan ang ating maibigay sa mga batang Maynila, particularly dyan sa area nyo sa District 6. Ano? Okay? So, yun po yung ating mga pangunahing sports complexes. No? And then, meron po tayong dalawang minor sports facilities dyan sa District 6. No? Ito yung Plaza Hugo Basketball Court, no? Na nasa bandang gilid lang ng simbahan ng Santa Ana. OK?
Okay? At yung Jose Abad Santos Covered Court and Playground sa May Santa Mesa. Medyo looban po kasi itong ano, pero kilalang kilala po ito ng mga taga District 6 tong palaruan ng Jose Abad Santos po sa May Santa Mesa. Okay? And then kayong katulad nga po ng sinabi ko kanina, ang ilan sa ating mga sports complexes ay merong mga swimming pools, indoor gymnasiums, mga function halls na na napapakinabangan, no? Yung mga nagpapabinyag, birthday reunion. O, pwede po kayong gumamit. Welcome po lahat. Medyo paagahan lang po yung mga schedule dahil talagang napakarami po ang gustong gumamit ng ating mga facilities. Okay, samantala, meron naman po tayong mga 59 sports facilities or basketball courts na nasa pangangalaga ng mga barangay na nakakalat po dito sa buong Maynila. Okay, so sa mga nagtatanong kung magkano ang renta sa ating mga facilities, ito po, sa inyong screen, yung mga fees para sa ating mga pasilidad. Okay? So, meron po tayong presyo para kung paggamit ng gabi, no? Kung walang ilaw or with lights, no? So, napaka-minimal lang po yan, no? 400 per hour kung without lights. And then, 600 kung without. Sa mga ano to, covered court lang po. Pero pagdating naman po dun sa mga, pakibalik po dun sa, ano? Pakibalik po dun sa, ano natin, kanina. Yung, yan. No, yung sports complex po, ito marami pong nagtatanong sa akin. Yung San Andres Sports Complex po ba magkano? So, categorized po siya kasi as complex. So, 800 per hour po ang ating, ano, without aircon. Pero kung gusto nyo ng medyo presko ang pinaglalaroan ninyo, nasa 2,000 per hour po ang presyo natin dyan. Okay, so yun nga po. And then sa mga swimming pool natin, oh, meron tayong 80 per head, no? Good for 4 hours, no? So same din po yata to with ano eh, tennis eh. No, hindi lang po ako sure, pasensya na po kayo ah. So anyway, ito po yung ating swimming pool naman, ito yung presyo natin. So sa 4 na oras, no? Parang 20 pesos per hour. No, makakapag-swimming ka ng bonggang-bongga sa ating mga malilinis po yan, ha, yung swimming pool natin. Regular po natin yung tinitreat or ginagamot. So, wag po kayong mabahala, no? Wala po tayong hindi po kayo makakakuha ng anumang sakit o bakterya diyan sa mga swimming pools natin. I guarantee po. No. Yan po yung utos sa atin ng ating mahal na mayora diyan sa ating mga pasilidad, no. Kailangan natin laging ano, panatilihing malinis para sa ating mga kababayan. Anyway, yung function hall naman po Andalusia and Patricia, no, so 600 per hour, and then 1,800 per hour naman po kung may aircon. So syempre, gusto n'yong bongga yung inyong mga okasyon, eh yung with aircon naman po ang kuhain nyo para pakitain nyo naman si Manila, no? Anyway, hindi naman kayo magsisisi. Malamig po yan, yung mga aircon yan. Hindi yan po yung mga teka-tekang aircon. Anyway, so sa skate park naman po, ayun, tama nga po ako. Skate park and tennis court po natin, nasa 80 per head, good for 4 hours na rin po. So, as in, napaka-mura po. So, inihikayat ko po ang ating mga kababayan, lalo na yung ating mga kabataan, no? So, mahumaling na lang kayo sa sports, no? Iwasan nyo ninyo yung mga sobrang paglalaro ng computer, cellphone. Magkaroon na yung physical activity. Eto, napakamura lang po ng ating mga pasilidad, no? So, mamaya, mga nanonood na kabataan, pakikalabit na yung inyong mga parents, no? Turo nyo na kung saan kayo pinakamalapit. And I promise, hindi po kayo magsisisi. Napakaganda po ng mga facilities natin. Okay? Sa mga gustong magpa-schedule, maaari lamang po kayong mag-email sa prb@manila.gov.ph or pwede rin po kayong magsadya sa aming tanggapan dito sa Public Recreations Bureau Admin Building, Manila Zoo Compound, Malate, Manila. So, pag magpapa-schedule na kayo,
pwede pa kayong pumasok sa ating bagong Manila Zoo na mamaya i-discuss ko po. So, antabayanan ninyo po ito. So, anyway, andyan po sa inyong screen yung ating mga requirements at kung paano po sumulat or kanino po i-address ang inyong sulat para sa paggamit ng ating mga facilities, no? So, please, kung kaya pong picturean na lang para hindi na po kayo hindi ko na discuss ng buo, no? Anyway, andyan naman na po lahat yung ano natin. Okay? So tapos na po tayo sa ating apat na division. Pupunta naman po tayo sa ikalima. Ito po yung zoological division. Ang ating zoological division naman po, ang kanilang pangunahing gawain ay masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng mga hayop na nakalagay sa mga enclosures, no? So sila rin yung pangunahing namamahala sa lahat ng mga hayop at ibon na makikita dito sa loob ng ating Manila Zoo. Sa ngayon, meron ang Manila Zoo na humigit kumulang na 700 uri ng mga hayop na ating inaalagaan, no? Mga 54. Meron po tayo ritong 54 na bilang na mga bagong silang, no? Ito po yung Burmese python, Philippine deer at elongated tortoise, no? So may mga ano, nakakapag-breed naman po tayo. So nakakatuwa ang ating mga animal keepers na talaga maalaga sa mga hayop natin. Okay? So meron tayo rin ditong 16 na species ng mammals, 43 species ng ibon, 23 species ng reptiles, at 4 na species ng aquatic animals. So yan po, iba't ibang klase po yung makikita na rin. So eto pong mga nakakaraang buwan, no, meron tayong mga 6 na iba't ibang hayop yung turn over sa atin dito galing sa iba't ibang individual, no? So para sa kaalaman po ng lahat, ang atin din pong Manila Zoo ay isa rin pong accredited rescue center ng Department of Environment and Natural Resources. So yung luma po nating zoo, sa totoo lang, no, yung sinasabi nila, ano ba yung alagaan nyo dyan sa zoo? Ang papayat, ima, bakit puto lang dalire, puto lang isang paa? Sa totoo lang po, yung po yung mga rescued animals natin, no? So since wala po tayong mapaglagyan o mapagtaguan na ibang kulungan before, kaya po nandun po sila kasama nung ating mga sino-showcase ng mga hayop, no? Kaya yun po yung nakikita nyo dati. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, malnourished talaga yung inaalagaan natin dito sa zoo, no? Nagkataon lang po na naisama po doon yung mga rescued animals natin. Anyway, sa ngayon po, to cease to believe, kayo na po ang magpatunay kung payat po yung ating mga hayop dito. Okay? So, dito po sa ating zoo ngayon, no, meron po tayong mga activities katulad ng may mga gimmick tayong bago. Yung bird show natin, sa animal interaction para mas entertaining po yung mga ma-entertain yung mga bisita natin dito. Okay, so every Monday and Thursday, I believe mga 3 p.m. to 4 p.m. po. So kung mga pang-umaga po yung anak nyo, pwede nyo madala rito ng ganong oras tuwing Lunes at Huwebes, matutuwa po sila, no? So kung dati po, yung lumang zoo, para makapag-interact kayo sa hayop, babayad pa kayo sa kinder zoo, eh, no? Yung umuupa dito sa loob ng Manila. So ngayon po, hindi na po. Kasama na po sa babayaran ninyo pagpasok yung bird show at animal interaction. No, kasi dati, no, nung kabataan ko, parang nakakakita lang ako dito ng bird show kapag ano, eh, parang yung mga holiday or yung mga may okasyon, parang yung anniversary yata o Manila Zoo Day, Manila Day, parang ganun lang. No? So ngayon po, sa paikipagtulungan ng ating mga division chiefs at ating mga empleyado rito sa loob ng ating Manila Zoo, napagbigyan nila yung ating kahilingan at sa
bigay ng go signal na rin ng ating mahal na Mayor Hanel Acuna, eh, pinatnugutan niya po, tama ba yung termino ko, no? So, pinayagan niya po na magkaroon tayo ng animal interaction and bird show, even yung mga ordinary days. So, ito na po yun. Kaya, pumunta po kayo, pumashell po kayo, matutuwa po kayo, lalo na yung mga anak ninyo. It's an, ano, isa sa mga learning and unforgettable experience po para sa kanila yan. Okay? Sa mga nagtatanong naman po, paano naman nagsimula ang Manila Zoo? Okay? So, actually, nung pag-upo ko po dito as OIC, isa po sa mga ginawa ko, tinignan ko kung ano yung history nung aking pamumunuan. Okay? So, nakakatuwa naman po kasi ang dami po naming na-discover na mga siguro antik na tawag natin dito, no? Yung mga papers po, yung mga communication letters, mga yung ating mga news clippings, no? Nakakatuwa pong basahin, kaya lang medyo delikado eh, no? Kasi lumang-luma na yung mga papel eh. Nandiyan pa yung mga onion skin yung ibang mga papel, kaya nakakatakot anuhin eh. Anyway, nakwento ko lang po. Pero para po dun sa mga gustong malaman paano nagsimula yung Manila Zoo. So, nung panahon ni Mayor Arsenio Lacson, naghahanap siya ng posibleng pagtatayuan ng Manila Zoological and Botanical Garden dito sa ating lungsod. No? So, unang minungkahe ay ang Mehan Garden. No? So, sa kaalaman po ng lahat, nung panahon po ng Hapon, no, I believe sa Mehan Garden, meron po tayong zoo. Talid, meron po tayong isang elepante ron. Okay? So, since nung parang pagpasok naman ng panahon na ng Amerikano, nung natapos na yung World War II, parang napabayaan na po yung zoo doon sa Mayan Garden. Anyway, so, back to Mayor Lacson, yung hindi raw po pupwede, no? Kasi kailangan mas malawak pa sa Mayan Garden yung gagawing zoo. So, maraming lugar na mga pinagpilian. Andiyan yung Sunken Garden sa Intramuros, yung Manila Bay Resort sa Parañaque, pero outside Manila na po, no? Tsaka yung Quezon Memorial Park sa Quezon City. So, hindi po ubra yung mga yun kasi nasa labas ng Maynila. No? Ang nakita ni Mayor Lacson nung mga panahon na yun, yung tinatawag na Harrison Park. Okay? Yung Harrison Park po, pinatayo nung panahon ng mga Amerikano, no? Actually, sabi nga nila, dating katabi ng dating sementeryo, no? Tong Harrison Plaza rin, no? So, Harrison Park, no, isa sa mga naging problema upang maitayo yung Manila sa doon, yung unang-una nga, squatters area, sabi nga nila. So, pinroblema kung paano muna i-relocate yung mga tao. And then, pangalawang problema, ang naging problema po, yung pondo, no? So, sa kagandahang loob ni dating Senator Hill Puyat, naglaan ito ng 300,000 piso mula sa kanyang pork barrel para makadagdag na pampatayo nitong ating Manila Zoo. So, maging yung mga socio-civic group at mga kooperatiba ay nag-ambag din po sa pangunguna ni kolumnistang si Teodoro Valencia ng Manila Times. Okay, inabot din siguro ng mga halos isang taon bago makumpleto at mabuo yung ito po, yung 5 hektaryang Manila Zoo. So, nung July 25, 1959, nung magsimulang buksan itong ating Manila Zoo, okay, umabot pa nga po sa mahigit 47,000 ang mga bumisita dito sa zoo. So, katulad na nabanggit ko kanina habang nagbabasa nga po ako, medyo bago-bago ako dito, may nakita po ako na nakakatuwa. Ito po, yung unang-una po nating invitation dito sa Manila Zoo, no? So, ito po siya eh. Meron pa pong tawag natin dito, ribbon, ano? May ribbon pa po. So, kung makikita nyo po ito, may petsa pa po siya, no? So, nandiyan po yan, July 25, 1959. Okay, so yun po, nung araw na binuksan ang ating Manila Zoo.
Tapos po, andito rin po yung ang inauguration program niya. So imagine, no, ilang taon na po itong hawak ko ngayon. So, siguro baka pagagalitan ako ng mga nasa ano eh, mga nasa National Museum ba dalan? O National Archives. Kasi antik na po ito, no? Baka mapunit eh. Anyway, so natutuwa lang ako kaya na-share ko po sa inyo itong ano, ating inaugural invitation. Okay. So ngayon po, no, ang kabuang bilang po ng mga hayop na nasa Manila Zoo nung panahon na yon, may siyang 286 animals, no? 458 different bird species, 108 reptiles, and 1,108 na mga isda. No? Ito po ay mga galing lang sa mga iba't ibang bansa na nagtulong-tulong na mag-donate para mabuo itong Manila Zoo na inano na pinasinayaan nung panahon ni Mayor Lacson. Okay, so ang mga hayop so after ano nga, after 63 years, no, since 1959, after 63 years ang Manila Zoo ay nagkaroon ng bagong bihis. Mas pinaganda at ginawang moderno ang ayos nito sa pangunguna nga ni dating mayor, Isko Moreno Dumagoso. Boss Y, magandang araw po sa inyo, no? At pinagpatuloy naman ng ating butihing mayora, Hani Lacuna Pangan. So, gaya nga ng nabanggit ko kanina, sa kabuuan, meron tayong humugit kumulang na 700 na hayop ang nasa ating bagong Manila Zoo. So, ayon po sa ating mga veterinaryo, dalawang beses pinapakain yan, no? Yung mga hayop natin, isa sa umaga, isa sa hapon, no? Meron po tayong nakalaang budget dyan na umigit kumulang 20 million, no? Para dun sa ating mga hayop. Okay? Ang pinaka-star ng ating zoo, no? Si Vishwa Maali. Medyo dinidiinan ko, ha? Baka po alam nyo na sa bandang huli, alam nyo naman na po yung nangyayari kada may capital report. O kilala bilang si Maali, no? Na nagkakaedad ngayon ng 43 years old, no? Galing siya sa Sri Lanka. So siguro para mas ma ano, mas maintindihan ninyo, no, or mas ma-enjoy ninyo ang ating capital report, hayaan yung itour ko kayo dito sa loob ng ating bagong Manila Zoo. So, samahan niyo po kami. Okay? Ito po. Okay. Yun. So, andito po tayo ngayon sa admin building, no? Ito po yung director's office, no? So, ito po ang ating CCTV room, no? So, pasilip lang kasi bawal eh. Ayan po ang ating CCTV room, no? So, makikita natin lahat, pati yung mga enclosures. So, ating mga loob ng enclosures ng mga ng ating bagong Manila Zoo. Okay, so ito po, nasa second floor po tayo, pababa. Makita nyo naman, ito po mga totoong halaman po ito, ha? No? So, ito ang ating mga photos. Okay. So, po ang ating first floor, okay? Ito po yung ating reception area, no? Ang ating nagagandang mga front desk, okay? So, punta po tayo kay Mali. So, meron din po tayo ritong golf cart, no, para sa ating mga senior citizens and PWD na mga kababayan. So, hindi po kayo mahihirapan, no, kung hindi kayo makapaglakad ng maayos. Pwede po kayo sumakay, libre lang po yung ating pag-ano dyan, pagsakay dyan. Okay? So, ito po, flagpole, no, ito po yung ating mga halaman. Okay, so, pasok na po tayo dito sa ating zoo. Okay.
Ito. Dito po, pagdating niyo po rito, no, ito po yung ating mga how to, no? So, kung gusto niyo pong ano, hindi kayo nakapag-register sa loob, andito po yung ating kung paano kayo mag-register, okay? So, anyway, hi baby. Ito po yung ating information desk naman, no? So, nandiyan lahat, pati yung pagbabayad, ko pagkuha ng QR code dito po sa loob yan, no? So tara na po, dito tayo sa loob. So ang una nating makikita rito ay si okay, magandang hapon po. So eto po si ang ating star of Manila Zoo, no, si Mali, no, isa po siyang Asian elephant na mula sa Sri Lanka, no. So si Mali po kumukonsumo po yan, mga humigit kumulang 250 kilos po, no, ng damo, mga iba't ibang uri ng prutas at gulay, no, kasama po pati dahon ng saging or palapa ng saging kung ano. No, para sa kalaman ng lahat, no, ang dumi ni Mali ay kinukolekta po natin at dinadala sa ating materials recovery facility para gawing compost or pataba sa lupa. So katulong po natin dito ang Department of Public Services na pinamumunuan ni Direktora Kylie Amurao. So maraming salamat po doktora sa direktora, sorry. Dito sa pagtulong po dito sa loob ng Manila Zoo. So marami po tayong ano, lahat po halos ng mga dumi ng ating hayop ay napapakinabangan natin dito. Kaya itong ating Manila Zoo napakataba po ng ating mga lupa rito. Talagang matutuwa kayo, no, pag na ano, nakita nyo yung ating mga halaman dito. Okay, so yun na nga po si so sinabi ko kanina 42 years old na si Mali, no? Si dinala siya rito siguro mga 1981 from Sri Lanka, no? Regalo ng Sri Lanka. So hopefully madagdagan pa si Mali, no? Pero sa ngayon kasi hindi po siya pwedeng dagdagan dahil masyadong territorial po ang ating mga elepante. So pag hinaluan natin siya ng bago or mas bata, siguradong aawayin lang po siya, no? Okay, so kaya natin palapitin si Mali, no? Kaya natin yan. Mali! Mali! Busy. Dati po kasi pag tinawag mo yan, lalapit yan, eh, no? Anyway, dito po sa left side ninyo, yung isang ating souvenir shop, no, na napakaganda. Kung gusto nyo pong bumili ng mga stuffed toys na animals, no, and then meron din po sila dito Instagrammable na ano, area, no, pa-picture-picture para may remembering, no, dito po tayo punta. Okay, anyway, itong kabuuan naman po ng ating Manila Zoo, Instagrammable area na po talaga siya, no? Napakaganda ng ating ano. Okay, so next po natin, punta po natin dito, yung aviary, no? So nakikita nyo po kung gaano siya kalawak, no? Meron tayong mga iba't ibang species ng ibon dito, no? Dito, kung tawagin po natin to, big aviary, ano? Kasi napakataas po niyan kung titignan po ninyo. Okay, so ikot tayong konti. Actually, hindi konti ito eh. Marami. No? So, meron po tayo ritong mga painted stork. Tawagin, ano? Tsaka egret dito po sa loob na yan. Tsaka may mga ducks din po. Okay? So, kung mapapansin po ninyo yung ating mga poste dito, naka-design po siya parang mga Philippine bamboo ba, no, para hindi mawawala yung pagka-native pa rin, no, design nitong ating Manila Zoo. Okay, so andito po tayo sa elevated walkway natin kung tawagin, no, kasi
Makikita nyo po, eye level po tayo sa ano, sa ating mga ibon dito sa loob. Okay, so medyo maganda-ganda yung panahon. And yun nga po. Okay. So and then itong kabila naman po, isa rin po ta ano natin ng aviary. So ibang ano naman po, ibang ibon naman po 'yung nandito. Ayan po. So kung makikita nyo sa baba, mga nagpapahinga sila. Meron din po tayo dyang mga pond, saan kaya pwede silang maligo. Okay. So tabayanan din po ninyo, madadagdagan po itong ating mga hayop dito, no? So hopefully by next year makumpleto na natin, no? Kasi nahihirapan lang, medyo nahihirapan lang po kaming mag-procure sa ngayon kasi po yung mga gusto nating hayop na idagdag dito minsan walang makuha or masyadong in demand, katulad po nung pygmy hippo natin, no? Yung pygmy hippo, naka-order tayo before, kaya lang nahirapan tayo sa papel. Ang nangyari po, naunahan na tayo nung ibang mga private collectors, kaya naibenta na sa iba yung tinatarget nating pygmy hippo. Okay, so anyway, konting tiyaga lang mga kababayan, makukumpleto natin to, no? Itong ating mga animals na collection, animal collection. Okay, so kung makikita nyo, ayun si Mali, no? So napakalawak ng kanyang bagong enclosure. Hindi katulad dati, medyo makipot, kaya naireklamo before nung mga animal activist. Pero sa ngayon po, napakaganda. Even sila sa tingin ko matutuwa po pag nakita nila yung enclosure ni Mali ngayon. Okay, so medyo nakakahingal, no? Kaya sa mga senior citizens, kaya naglaan kami nung ano, nung golf cart, eh. Anyway, it's a kind of exercise na rin pag nandito kayo, no? Mga makadalawa, tatlong ikot kayo sa kabuuan ng netong zoo, para na kayo nag-exercise ng nagpunta ng gym. Okay? So ito yung ito po ulit, yung ating aviary, no? So sa ano to, eh? Design po talaga siya, no, na mapalapit tayo sa mga hayop. Even yung ibang enclosures natin, mamaya po mapapansin nyo yung ibang enclosure, no? Kung yung lumang zoo, yung dating kulungan ng tiger, ng lion, talagang nasa ilalim. Ngayon po, eye level na rin halos natin yung mga hayop na yan. And hopefully gising sila. Kasi alam nyo naman po, yung mga big cats natin, medyo mas mahaba yung tulog nila sa maghapon. So mas gising sila sa gabi. Okay? So, ayan. Ito mo, meron po tayong mga kiosk dito, no? So, kung pagod na kayo, ayan, pwede kayong mag-ice cream. Okay? So punta tayo rito ngayon. After ni Maelisa. Ayan, meron din po tayong mga guide, no, para hindi po kayo maligaw. So makikita nyo po at least kung saan yung gusto nyong puntahan. Andiyan po yan. Then sa palibot po natin, yan, yung mga iba't ibang uri ng halaman at puno. So marirelax po talaga kayo pag nandito kayo sa ating bagong Manila Zoo, no? Nirenovate po ito. Napaka-minimal lang po ng mga nawalang puno dito. As in, halos na-retain po natin lahat yung mga yan. Okay? So, punta po tayo dito sa ating capybara, no? Sa inyo pong kaalaman, ang capybara po, ito po yung mga giant rod, biggest rodent in the world, kung tawagin natin. So,
para lang silang ano, para lang silang mga baboy ba na. Pero isa yan sa mga pinakamatalinong hayop saka pinakamadaling i-train kay ating mga capybara. Okay? Samantala, punta naman tayo dito sa ating kauna-unahang White Bengal Tiger, no? Oh, mas kilala bilang si Kois. Kung maaalala nyo si Yormino, no? May kargang baby white tiger, no? So, eto na po siya. Sa isang araw po, kumukonsumo to ng 1 kilong karaviv at mga 4 kilong dressed chicken, no? So, yung isang taon niya mahigit dito sa zoo, ganyan na po siya kalaki ngayon. Ayan, meron na nga po siya actualing mate eh, no? Okay, so after po, yun si Kois eh. Actually, malikot si Kois. Baka busog lang ngayon, kaya ayaw masyadong ano, gumalaw or hindi nag-iikot eh. Okay, so dito naman po yung ating kasuwari susunod. Okay, so ito naman po, meron tayo dito double watted kasuwari, no? So, kung makikita nyo, kaya lang nagpapahinga rin eh. Anyway, sa Australia po, maraming ganyan, ano? So, isa po siyang uri ng flightless bird. Okay, so kung mapagmamasdan nyo siya maigi, para siyang ano eh, dinosaur, no? Yung ating double watted kasuwari. Okay, so next, dito naman tayo sa savanna. Ating savanna naman po, dito naman po nakakulong ang ating mga Philippine deer. Meron din po tayong ostrich. Yun po yung ating zebra, no? So, ayan. Dito din po sa ating savanna, mapupunta yung kung papala rin po tayo, sana makapag-procure po tayo next year ng mga giraffe. Okay, so dito po sila, napakalawak po niyan, kaya pwede po silang pagsamasamahin dito, no, yung mga yan. Kung hindi sila mag-aaway-away, so hopefully by next year magkaroon na tayo ng giraffe dito. Kasi yun talaga hinahanap ng mga tao. So mga kababayan natin, medyo konting ano lang, konting pasyensya lang po, no? Konting tiyaga-tiyaga sa paghihintay, eh magkakaroon na rin po tayo ng giraffe dito sa Manila or Manila Zoo. So ito po yung ating ostrich, napakaganda po, no? Nakita nyo po yung balahibo niya, itim na itim, no? Okay, so next po. So punta lang po tayo rito. Okay? So ganda. And dito tayo kay eto, actually meron pa tayong white tiger dito eh, no? Si Wendell. Okay, nasaan ba siya? Ayun, natutulog. Ito po mas matanda naman to kay Kois. Ito naman ay galing sa ano, Cebu Safari. Okay, so kung mga nakapunta na ng Cebu Safari, baka nakita nyo na si Wendell doon before. No? Napakalaking ano yan, napakagandang white Bengal tiger din po. Okay, tulog na tulog eh. Ayan, gumalaw. Anyway, so dito naman po tayo. African lion. So, ito po ang ating African lion. Ano? Ito maganda matawag natin si Dr. Domingo para mapaliwanag niya si nitong ating man. Ano ba pangalan ng dalawang lion natin dito, Doc? No? Si Diego tsaka si Gab. Gab. Diego, no? And Gab. Ito si Dr. Domingo po ang ating officer in charge sa Zoological Division, no? So sila po yung namamahala, punong abala sa pangangalaga ng ating mga hayop dito sa Manila Zoo. So ilang taon na po si Diego? Diego nasa mga 6 years old, and then si Gab
A little bit younger, siguro mga 4. Ah, 4. So mas matanda talaga si Diego. Anyway, sana no, kung kakayanin makapag-breed tong dating alagang mga lion dito para naman madagdagan pa yung ating alaga. Kasi napakaganda talaga nilang tingnan dito, no? Okay? So, dito tayo. Tinindan eh. Konting trivia lang po. Nandito po sa ating kanan yung pinagawa ni ating former Mayor Sco Moreno. Yun po, yung ating bagong ospital ng Maynila. So, napakalaki po niya, napakaganda. No, kung nandyan po kayo, makikita nyo pong buo itong ating Manila Zoo kung nandyan kayo sa taas niyan. So, papunta po tayo dito sa ating isa pang aviary, ano? Okay? So, yan, makikita nyo po yung ating mga iba't ibang klase pa rin po ng ibon na nakakulong dito. Dito po sa particular na lugar nito, yung Brahmini kite kung tawagin, ano? So, dito po yan makikita sa Southeast Asian countries, no? Marami po yan dito. Okay? So, napakaganda po yung mga yan kapag lumilipad. Mas maganda po in person nyo makita, no? Makita nyo po yung dalawang two-tone kung tawagin, ano? Isang white sa upper niya and then brown, no? Ayan, mga inakay pa po yan, yung nandun sa kabila na yan. Okay, so napakaganda pong klase ng ibon. Okay? So, yan, marami sila dito, nakakalat. And then, dito po sa may bandang baba naman po, makikita nyo yung iba't ibang klase ng pigeon or dove, no? Na, yung iba po dyan, endemic lang sa Pilipinas. Okay, so try nyo pong pumasyal dito sa zoo para makita nyo yung mga iba't ibang klase ng ibon natin or hayop na dito lang po sa Pilipinas makikita. Okay? So, yun po sila. Nasa ano lang po, ano? Nagpapahinga. Okay? Mga bird lovers dyan. Marami po kayong makikita ang iba't ibang klase ng ibon dito. Meron po tayong bleeding heart pigeon, brown coco dove, ano? Okay, dito naman po sa kabila, yung Philippine swamp hen. Okay? So, nandito naman tayo ngayon sa ating dapat to Monday and Thursday. Pero since kailangan nating mag-live ngayon, kaya nakiusap tayo, pinalabas natin sila. So, ganito po yung itsura ng bird show, no, at animal interaction na makikita natin dito sa zoo. Okay, so andyan po yung iba't ibang klase natin ng mga ibon loro, no, or parrot, Macaw. Okay, so pakitaan mo nga sila yung mga kababayan natin, no, yung kahit mga dalawa, tatlong trick para matuwa naman sila. Okay, so ayan, may magre-raise ng flag. So ayan po yung ating isang animal keeper or trainer, no, si Sir Onyot. Okay, no. Ayan ang ating Macaw. Scarlet Macaw po ang tawag nila diyan. Okay. Ayan, tinatamad yata. Gutom pa. Actually, kasi hindi po nila schedule ngayon eh. Kaya siguro alam nila dapat hindi ngayon na. Bakit bigla? Ayan na po. Ayan, galing. Okay. So, ayan po. So, ito po, apo ni ano. Kapatid ni Kobe Bryant. Kung paano babagdank yan. Okay. So, yan po, no? Binibigyan lang po natin kayo ng backgrounder or
ideas, ano po yung makikita nyo dito, no? So, dito po tayo sa ating bird show. Okay? So, ayan. Makita nyo gaano katalino itong ating wakaw na to. Then, the circle. Okay? So, ayan. Ano nga? Kaya lang, kailangan po, may pang-uto, eh, no? Para sumunod sa'yo, kailangan susubuan mo sila. Eh, pwedeng hindi pa kakainin, eh. Oh, ayun na, nawala. Ayan, alam pa rin naman pala, eh. Okay. So, kung mapapansin nyo po, no, yung inaabot niya na, ano, no, no, pagkain, binabalatan po muna bago, ano, bago nila ma... Oh, nagkamali sa star, ha? Wala ka kay star ngayon. Okay. Star niya. Kain muna bago star. Yan. Ah, talaga inaayos niya. Galing, galing. Okay, hindi pwedeng pinatong lang. Kailangan... The last one. Nice. At kung mapapansin nyo po, ah, yung ating mga ibon na yan, English speaking, ah, hindi po Tagalog yan. Pagpunta nyo po rito, baka Tagalogin nyo, hindi sumunod sa inyo, no? Okay, so... ayan. W. Tapos, E. Another one. Okay, next litter. Hurry up. Letter C. Again. Okay. Letter O. No more. Okay. Nahiinit na yung isa, ano? Okay. Last litter. So, welcome po, mga kababayan. Ito na po. Okay. So... Ayan po, yung medyo teaser natin dyan sa ating ano, bird show. Okay, so ito, ikutan naman po natin susunod yung ating outdoor reptile. Okay, punta po tayo sa ating outdoor reptile. Okay, so yeah, okay. So dito po sa ating kanan, no? Okay, so dito po ang ating sailfin lizard and Philippine pond turtle. Okay? So dito po yung ating albino crocs, no? Dok, anong pangalan niya? So, nandiyan po siya sa baba. And then, dito naman po, yung ating mga monitor lizard. So, mga ganitong panahon, ang hirap nilang hanapin. Nandiyan lang po yan sa mga ilalim sa mga sulok-sulok. Okay? And then, dito po yung Philippine alligator, no? O Philippine crocodile. No, yung medyo nandiyan, medyo maliit lang po yan, eh, no? Pero, pagdating po dito sa kabila, andito po yung ating pinakamalaking alagang crocodile dito sa ating Manila Zoo. Okay, so kung tawagin yan, si King, no? O, medyo matatapang yung ating mga ano rito, animal keeper. O, hindi mo ako mapapapasok dyan, eh, no? Dito naman, ano, sa ating mga buhaya at mga reptiles naman, pinapakain after every 2 weeks, ano? So, kumukonsumo ng mga ang isang buhay natin, kumukonsumo mga 20 manok siguro, no? Saka pagong naman mga 10 kilo ng mga prutas araw-araw. Okay, so ganyan, ayan na siya. Ayan si ating si King, no? Ito po ang isa sa pinakamalaki nating buhaya dito sa zoo. Okay.
mga reptiles natin dito, katulad ng mga buwaya, pythons, pagong, no? Ayan yung mga nandito po sa atin. Ano? Although yung ating mga pythons nandun sa indoor reptile, nandito po kasi tayo sa outdoor reptile, no? So, punta po tayo ron. Dito po yung ating mga pagong. Okay? So, dalawang klase po ng pagong yung nandito natin, ano? Po tayo sa kabilang side, yung mga pig-nosed turtle, no? Yan yung mga mas gusto nila, eh, nasa ilalim lang ng ano, nasa ilalim lang ng tubig. Okay? Next naman po natin pupuntaan, itong ating pong STP, no? So, isa po sa mga dahilan kaya naipasara po itong ating Lumang Manila Zoo nung mga ilang taon na yung nakaraan. Dahil po daw sa, isa daw po tayo sa pollutant ng Manila Bay. So, isa sa pinagpursigihan o hinanap sa atin, no, ng DNR, itong sewage treatment plant. So, ang ating pamahalang lungsod po ay gumawa na po itong ating sewage treatment plant or STP kung tawagin, no? Sa STP po natin, no? Dito po natin nililinis yung mga water waste, no? Ng ating Manila Zoo, no? Ang ating tubig na panglinis saka pangdilig dito sa zoo ay recyclable water na galing dito sa ating STP. So, medyo nakatipid na po tayo ng konti, no? Dahil nagre-recycle na tayo ng ating ginagamit na tubig. Okay? So, punta naman po tayo ng indoor reptile kung saan makikita natin yung ating mga naglalakihang sawa, no? At saka yung mga makukulay na iguana. So, mayamayang konti lang, lapit-lapit na po tayo. Dito po sa ating kaliwa, ito po yung tinatawag natin na man-made lagoon. Okay, so, nung mga unang taon itong ating zoo, dyan po nakalagay yung ating mga primates, so yung mga monkeys, no? O monkey island kung tawagin po yan. So, since hindi na po sila po pwedeng nakakawala, kaya nandun naman po sila sa enclosures nila. Ngayon po, kung mapapansin nyo, yung pong malaking maliit na puno na yan, no, yung mga maraming dahon na yan, yun po ang nilad plant. So, dyan po kinuha ang pangalang Maynila, yung mga nilad plant na yan. So, sa pakikipagtulungan po ng lungsod na Maynila at DNR, so, nadagdagan na po yung ating nag-iisang nilad plant, no? So, ngayon po, ang dami na nila. Kung mapapansin nyo, dyan lang po. Nakapalibot po dito sa loob ng ating Manila Zoo, yung mga nilad plant na yan. Kaya, may pagmamalaki natin, no? Na maraming nilad plant dito na kung saan kinuha yung pangalang Maynila. Okay? So, next po, dito naman po tayo sa... Ito na po yung ating reptile house o indoor reptile house. So, okay, so ito na po, papasok tayo. And kung napagod kayo doon sa labas, ano? Pagdating nyo po dito, okay? So, pagdating nyo po dito, ayan, fresco na po. So, ito po, may mga animal interactions tayo. Okay? So, ito na po yung red iguana natin. No? Ayan, nagpapahinga. No? And dito po, fresco. Isa po ito, air-conditioned po itong ating reptile house. So, kung pagod na kayo sa labas, marirelax kayo pagdating nyo rito. Okay, so, andito naman po, isa pa pong pig-nosed turtle din. No? So, okay. And dito naman po sa kabila, ang ating
mayawak, no? O monitor lizard. Okay. So, ayan. Sila. And then, moving po, ito naman po yung tinatawag nating sailfin water lizard, no? Okay. At yung, ito, yung ating mga Burmese python. Okay? So, ito pong Burmese python, ito po isa sa mga pinaka-tame na uri ng, ano, no, ng ahas, ano? So, kala ko, tapat na, hindi po. Mabait naman po ito, pero hawak ko na lang kasi medyo mabigat, eh. Pero sila, sanay na po kasi silang humawak na itong mga to, no? Anyway, ayan, pupulupot lang naman yung mga yan, mababait po yan. No, so ito po kung ano pangalan niya? Normal po siya ng Burmese python. Ano, wala ba siyang pangalan sarili? Wala kayong tawag sa. Ayun na, pinulukutan na ako. Ayaw akong paalis eh, no. Gustong-gusto niya na ako. Anyway, si Jane, no. Ah, babae pala kaya pumupulukot sa akin. Anyway, ayan po, no. Ito po yung mga albino naman, kung tawagin natin na Burmese python. No, katulad ng sinabi ko po kanina, no, napakarami po nung naging ano nila ngayon, na initlog nila na nanapisa, no. So nadagdagan pa po tayo, no. And then ito po isa pa po natin dito sa kanan, yung red iguana naman po, no. Okay, so yan, yung mas malaki natin na iguana. Okay, so dito naman po tong Burmese python pa rin po, pero ito yung regular na ano niya, na regular na kulay niya. No? Balikan natin yung ano, para makita niyo yung albino natin na ano, Burm python. Ito po, sakto, nagme-mate daw po, sabi ni Doc. No? So Doc, paano paliwanag mo ba sa ano na yan? No? Paliwanag, paano ba yung paliwanag natin dyan, Doc? Ang mga pythons kasi, ang mga pythons, they have pair, mayroon din silang dalawang set ng organ. So, if you, kung ano, yung kung lalaki, hemipenis. So, dalawa yung organ nila, dalawa ang penis. Now, yung meron parang bulb yan, pagkatapos may mga spines, penile spines. So, ayan, ngayon, as of now, nagpapalupot sila pagkatapos nagme-mate. So, normally, yung lalaki ang nasa ibabaw, yun yung ano. So, Doc, after mating, ilang araw, linggo o buwan bago magkaroon ng ano yan, ng itlog, ano? Nangiitlog to, di ba? Para mangitlog, umaabot ng 70 to 90 days. And then, pagkatapos nun, i-incubate yung itlog for mga, more or less, mga 3 months din. Okay. So after 6 months, meron na naman po tayong bagong ano. So tama yung estimate ko, sorry ah, hindi po tayo mathematician. Pero kung tama po estimate ko, after 6 months, meron na naman po tayong bagong mapipisang mga albino python dito sa ating Manila Zoo. Okay, so anyway, labas na po tayo. Ito yung, iba po yung entrance, iba po yung exit natin, ano? So, okay, so dito na po tayo. Ito naman pong nasa kanan natin, yung primate area. Okay, so hindi po natin makikita dito sa baba kasi po pinagsama natin yung children's park at saka primate area. So papanik tayo, or kailangan mo pang pumanik ng second floor para mas makita mo silang maglaro ng nasa baba. Kasi mas magandang manood ng nakayuko, no, sa mga hayop kaysa yung nakatingala ka, eh, no? Mas nakakangalay eh. Okay, anyway, yung mga bata kasi siyempre alam niyo na po, 'di ba? Nahihirapan din sila. Kaya doon na lang po sa taas yung viewing area o viewing deck nitong ating primates. Okay, para makita niyo sila sa kanilang mga enclosures. So, again, ito po yung ating man-made lagoon. Oh, naglagay po tayo diyan ng mga fountains, no? Okay. So, again, ito po ang ating, ito po ang black ape enclosure. So siguro baka nasa baba sila kaya hindi natin makita sa ngayon, ano. Anyway, ayan po yung itsura ng ating black ape ba yan o macaque. Okay.
No, moving pa po. Ito po, isang trivia, no? Kung nakaprating kayo dito nung inyong mga kabataan, ang tawag, ito po yung natin tinatawag na Lambingan Bridge, no? So, kung mapapansin nyo, hindi na po natin masyadong binago maliban sa nilagyan ng railings yung dalawang gilid. So, isa pa pong trivia, yung mga dating nag-date dito, yung mga nag-vandal sa ilalim niyan, at hindi mga tinuluyan, pwede nyo burahin yung mga pangalan nyo dyan sa ilalim kasi nandyan ba po yung mga vandal nyo, nung mga kabataan nyo. Okay, so, yan, ito po yung ating lagoon. Nandyan din po yung iba't ibang klase ng puno, halaman, ano. Okay, so, papunta po tayo ngayon dito sa enclosure ng Philippine Monkey, no? So yan, makikita nyo, takbuhan lang ng takbuhan yan dyan mga yan sa gilid. Ano? Okay? So sa kabilang side naman ang ating butterfly garden. Okay? So, nga po. Yan po yung ating mga, ano, ang mga primates naman po, nakakakain ng 6-8 kilo ng sari-saring prutas at gulay sa isang araw. No? Yan, mga malilikot po. And anyway, very familiar na rin naman po siguro kayo sa ating mga unggoy, ano? Domestic bird. So, ayun po. Kung ay makikita po kayo doon, ano, doon sa gitna na 'yon, mayroon po tayong makikitang ibon. Ano po 'yan? Mga migratory birds po 'yan. No, ayan yung mga naghahanap ng pagkain, no, sa patutunguhan nila, eh, dito po sila pinadpad sa ating Manila. So, dahil alam nyo na po, maraming pagkain dito, especially mga isda. Okay, so dito na po sila nag-stay hanggang sa nag-nest na sila dyan, hanggang sa dumami na sila ng dumami. No? Okay, then, so na po yung ating butterfly garden, no? Yung ating souvenir shop ng butterfly garden. Okay, so kung gusto nyo bumili, no, ang butterfly garden ang bagong attraction sa ating mga bisita, kung saan magbibigay ng karagdagang kaalaman sa life cycle ng mga paru-paro, no? Nandyan rin yung mga butterfly exhibits kung saan makikita nila ang mga nagagandahan at makukulay na paru-paro. Okay? So, yan po sa loob natin yan, ano? And then, okay? So, ito po. Maganda po. Ito naman po, dito sa ating kanan, yung ating botanical garden na nabanggit ko kanina na pinamamahalaan ng ating Parks Division, no? Makikita nyo po dyan yung mga iba't ibang klase ng halaman at puno na endemic lang sa Pilipinas, no? So kung mapapansin nyo po, ito napaka liit pa lang, no? Pero ang ganda ng kanyang bulaklak, no? Hindi ko lang maano kung anong pangalan niyan, pero Doña Aurora, no, yung klase ng puno na yan. Okay, ayan, no. Tapos, dito naman po sa bandang harapan ko, yung ating interactive fountain, no, no, na sumasabay sa tugtog ng ating, ano, ng sumasabay yung pagbuga niya sa tugtog. O kung gusto mo mag-relax, pwedeng-pwede naman, ano? Kaya lang, dapat handa kang mabasa. Eh, pamparelax. So, napakaganda po nung ating, ano, marerelax kayo. Yung lalo na yung mga mahihilig sa mga water features, no? Yan po. Okay, so, ito po yung ating kabuuan ng botanical garden, ano? So, dito po sa bandang harapan ko, no, makikita nyo po, kung pagod na kayo, ayan, pwede na po kayong kumain dyan. No, so ayan po, meron tayong perch,
Sizzling Manila, Master Shomai, Potato Corner. Marami po tayong pagkain dito, so hindi nyo na po kailangan magdala ng mga pagkain. So tubig na lang po, make sure lang po na hindi siya naka PET bottle. So naka flash ba or ano ba tawag natin doon sa ano na yan. Okay, so next tayo dito naman sa kabilang side ng Botanical Garden. Actually napakalawak po na itong ating Botanical Garden, ano. So ikuti natin. Okay. So andyan yung mga pangalan nila, no? Ito yung ating bow tree, no? Napakalaki. May mga Thailand bamboo, may golden miyagos, may red costos. Okay, so ang different species po natin naggaling sa iba't ibang lugar sa Southeast Asia at dito rin po sa Pilipinas. Okay, so ito po ang ating pond, no? Kung saan makikita nyo, meron tayong mini falls, no? Dito sa bandang kanan, yung ating giant fern tree, no? Alam nyo, sa totoo lang, ito po ang isa sa napakahirap alagaan o i-maintain, yung mga fern tree na yan. Okay, so dito po sa atin, napakarami nila. Yan po yung isa nating fern tree, no? Na buhay na buhay. Then dito rin po, sa ating pan, meron po tayong mga iba't ibang klase ng isda. Okay? May mga tilapia, may hammerhead, ano? May mga paku, no? Medyo nagtatago lang sila sa ngayon, eh. No? Kaya hindi natin makita. Okay, so kabilaan side po yan ng ating mini pan. Gusto nyong ma-relax, pwede po kayong dito muna mag-stay, no? Kung nagutom naman, pwede namang pumunta ron sa ating food park. Okay, so yun po, yung eto po, ganito po kalawak yung ating Manila Zoo ngayon. Actually, may mga hindi pa po tayo napuntahan na spot due to time constraint, eh. So anyway, kayo na po ang bumuo pagpasyal nyo dito, no? So inaanyayahan ko po lahat ng ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na yung ating mga kababayan, mga batang Maynila, no? Huwag na kayong pahuhuli. Magpapahuli pa ba tayo sa mga taga-ibang lugar? Siyempre, tayo dapat yung maunang mamasyal, no? So katulad nga ng lagi naming sinasabi dito sa Manila Zoo, marirelax ka na, malilibang ka pa, matututo ka pa. So okay, so ito pong isang side na to, no? Yung ating open space. Kung inyo pong tandaan nyo po itong lugar na to, dahil sa mga susunod na linggo, medyo i-convert natin to sa isang kakaibang lugar, no? Medyo creepy. Alam nyo na po, pag sinabing creepy, eto na po yung mga parating natin na panahon. Okay, so kapagod, ah. Anyway, so eto po ang ating mga kababayan, eto po yung pinagmamalaki ng lungsod ng Maynila na bagong Manila Zoo, no? Na bukang bibig ng ating former mayor Chico Moreno Magoso. And nakakatuwa naman na ang ating vice mayor, dating vice mayor Hany Lacuna, na ngayon ay unang babaeng alkalde ng Maynila, ay pinagpapatuloy ang nasimulan ng ating former mayor Chico. Okay, so mga kababayan, inaanyayahan ko po kayo na pumasyal dito sa ating Manila Zoo, no? Sa mga gustong pumunta po rito, okay, bukas po tayo, mula Lunes hanggang Linggo, tuwing Lunes po, mula alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng hapon, ng gabi, no? Ang last entry po natin ay 6 p.m.
Okay? Bukas po tayo all year round, maliban lamang po kapag Huwebes at Biyernes Santo at kung hinihingi ng pagkakataon katulad ng sobrang pag-ulan o mga iba pang kalamidad. Pero hindi po tayo nagsasara. Okay? And then marami pa po kaming mga incoming events. Okay, so mamaya-maya pong konti, mag-a-announce po ako ng ilang events, no? In the meantime, magpapasalamat po muna ako dun sa iba nating mga kasamahang department dito sa lungsod ng Maynila, no? So unahin ko na particular si Director Arnel Angeles ng Manila Disaster and Risk Reduction Council, no, na nagpapahiram ng kanyang mga medics sa araw-araw na tumutulong dito sa atin na sa mga na aksidente, na didisgrasya, na napakalaking tulong po para sa atin yung kanyang ginagawa dito. And ganun din po si Direktora Kylie Amurao, no, na pagme-maintain nila nitong ating materials recovery facility, no, MRF. Okay, and then tabayanan ninyo, no? Alam niyo naman po, after every capital report, meron po tayong honey quiz. And speaking of Ma'am Honey, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin, particular sa akin, na makapaglingkod dito sa ating bagong Manila. So, samantalayin ko na yung pagkakataon na magpasalamat po sa inyo. Sahan niyo pong hindi po kayo mapapahiya sa tiwalang ibinigay niyo sa inyo. Okay? Anyway, honey quiz po, malalaman po natin kung sino talaga sa mga nanonood ng ating programa, no? Kaya umpisa na natin ang honey quiz. We're very excited, of course, hindi lamang po sa mga taga-Maynila kundi sa mga karatig na lugar at syempre yung mga bisita. Yung ano, yung pasyalan, hindi katulad dati na medyo komplikado pa. Ayun, maganda, marami na rin nag-guide kung saan ka papasok. Pangarap yun natin sa ano, bata pa yun ko. Hindi ba yun nakapunta, ngayon na nga matanda na. Ay, galing pa sa Davao ko. Maganda siya ngayon talaga kasi nung medyo luma siya, ngayon ang ganda na ng mga ano niya, mga iniikutan, tsaka may mga bago siyang nailagay na parang amusement para sa bata. Mga ibang animals namin, mas malaki na po kasi yung kanilang lugar kung saan sila pwede makapaglaro at makapaglipon. Magandang hapon po uli sa inyong lahat. Pasensya na po kayo sa interruption. Nag-change venue lang po tayo para sa ating honey quiz. So, para doon sa mga nanood ng ating capital report, eto na po yung pagkakataon ninyo na manalo ng grocery items. Okay? So, start na po tayo. No? First question po natin. Ano po ang ibig sabihin ng acronym na PRB? So, yung first po na makakasagot, meron po kayong special prize. Okay? So, habang inaantay po natin yung mga sagot ninyo, mga shout-out muna tayo. Okay? Una po muna, magpapasalamat tayo dito sa ating kinalalagyan ngayon, itong The Aviary Cafe nila Boss Harvey and Boss Larry C. No? Maraming salamat po. Nagpapasalamat din po ako kay Vice Mayor Yul Servunieto, no? Kay City Administrator natin, Boss Bernie Ang, mabuhay kayo. And Secretary to the Mayor, Marlon Lacson. City Council, Majority Floor Leader,
Attorney Jong Isip. Boss Jong, kumusta po kayo? At siyempre sa lahat ng ating mga konsehal ng lungsod ng Maynila, kumusta po kayong lahat? Maraming maraming salamat po sa mga pagkakataon na binibigay ninyo sa amin. Lalo na dito sa pag-aproba ng mga budget nitong ating public PRB. No? Okay. So, siyempre, special shout out dun sa mga 3rd District Councilors. Okay, so meron na ba? May nanalo na ba tayo? Okay. Sa lahat ng masisipag na kawani ng PRB, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po kayong magsasawa na magsilbi para sa lungsod ng Maynila. Okay. Shout out din kay AJ, kay Carlo, kay KR, Chai, at Christian, no? From Attorney Princess Abante. Yan yung mga masisipag nating MPIO staff. Okay, so meron na tayong nanalo. So para dun sa mga mananalo, pwede po kayong mag-email sa manilapublicinfo@gmail.com. Or pwede rin po kayong mag-direct message sa MPIO page po para ma-claim nyo po yung inyong premyo. Okay, so... Miss Amitav Torres. Okay, so... Public Recreations Bureau, tama po. Okay. So, question number two. Question number two natin... Okay. Pangalawang katanungan. Ano ang pangalan ng sports complex ng PRB na matatagpuan sa Sampaloc? So, paunahan na lang po uli, ano? Okay. So, kung nakinig kayo, nanood kayo kanina, madaling-madaling tandaan yan dahil nag-iisa lang po yan, no? Mga shoutouts natin. Okay. So, greetings uli to all PRB employees. Torres and Vergara families, kumusta po kayo? Mabuhay? Okay. Shoutout din po sa Property Division family, especially to Beth and Marisa. Ayan, mga masisipag nating staff dyan, no? Sa Property and Maintenance Division. Okay. May comment. Paano nga ulit, sir, mag-rent or mag-book ng complexes natin? Okay, so para dun sa nagtatanong, no, sa pag-rent and pag-book ng ating mga complexes, pwede po kayong magsadya dito sa ating Manila Zoo PRB office dito sa loob ng Manila Zoo. Okay. To Ilaw family and Cruz family, Lorenzo family, hello po. Ang barangay 562, Sampaloc. Masisipag kong Irika family. Yan. Mga magagaling na lahi yan. Mga Irika family natin dito. Okay. So, may winner na po ba tayo? Meron na, sir. Okay. So, ang tabayanan po, meron na pong nakakuha ng ating sports complex sa Sampaloc. Tayo nyo lang po yung inyong pangalan. Ayan. Si Jandre Datiles. Congratulations po. Dapitan Sports Complex. So, hopefully, isa rin po sa ma-develop yung Dapitan Sports Complex, no? So, napakalaking lugar po yan. Katabi ng Albert Elementary School na pinagawa din po niyang ating former mayor, Isko Moreno. Okay, so, question number three.
Eto halos maraming nakakaalam nito eh. Pero paunahan na lang kayo. Ano ang pangalan ng sikat na elepante na makikita dito sa ating Manila Zoo? Okay, so isang trivia po, no, na nag-iisang elepante po sa buong Pilipinas, si Mali. Okay, kaya star of ano natin yan eh, zoo natin. Okay, so antayin lang natin. Ano? So, pinababate ni Grace Ortiz ang Recreation Division at ang kanyang mga anak at mga minamahal na magulang. Kumusta po kayo? Okay. Gayon din si Honey Jean. Pinababate ang kanyang mama, lolo at papa lolo, kanyang magulang at mga kamag-anak. Okay. So, kumusta po? Yung mga masisipag natin sa Recreation Division, yung mga yan eh. No. Shoutout din po sa mga taga-zoological personnel, especially sa mga zookeepers at yung ating mga veterinaryo dyan. Okay. Kumusta po? And maraming maraming salamat sa pag-aalaga sa ating mga hayop. Okay, so... Sa nagtatanong po kung hiring pa po ba tayo, magpasa lang po kayo ng letter of intent sa ating city personnel office, no, para makita po kung saan kayo po pwedeng ilagay na position. No? Although sa ngayon, medyo meron po tayo election ban. Kaya antayin lang po natin matapos yung ating election ban and mapaprocess na po itong mga application ninyo. Okay. So, may nanalo na raw po tayo. Again, napakadali po nung tanong na to, no? Si Ma'am Hortensia Rios. Congratulations po. Tama po, Maali. No? So, siguro kung yung buong pangalan ni Mali ang tinanong ko, medyo mahihirapan sila. No? Si Bishwan, ano ba? Kahit ako nahirapan. Bishwa Maali. No, kasi no, salitang Sri Lanka eh, kasi kaya medyo or parang something Indian eh, no. Although si Maali po is from Sri Lanka uli. Ulitin ko lang. Okay, so again, next question po tayo. Congratulations po uli, Ma'am Hortensia Rios, no. Okay. Ito medyo mahirap-hirap kaya siguro yung mga talagang nakinig kanina. Kailan ang unang pagbubukas ng Manila Zoo? So, isang clue is, senior citizen na po itong ating Manila Zoo. Okay? Another clue is 1950s. Oh, kayo na po bahala. Mahula kung kailan siya. Okay, so greetings po le to our dedicated and hardworking Revenue Collection Unit personnel, no, na pinamumunuan ni Ma'am Aleli Inovero. Okay, isang napakasipag nating RCU chief, no. Sila yung mga namumroblema, sila yung mga tigasalon, yung mga nahihirapang mag-register. Anyway, you know, mamaya po ipapakita po natin yung mas madali po na pag-register. No, so special thanks din po sa ating EDP personnel headed by Director Fortune, no. So Boss Fortune, thank you very much mo sa pag-upgrade ng ating registration. Okay, so may mga nakasagot. Ang full po 'yan, ha. Full date po yung inihingi natin, ha. Okay. So, shoutout din po sa ating admin family headed by Officer in Charge Evony Santos. Okay. Okay, so wala pang nananalo. Okay.
Sorry. Okay. Next. Oh, yan. Meron na raw po tayong nanalo. Napakagaling sa history. No? Yung petsa. Si Sir Jake Herbas. Okay, congratulations po. July 25, 1959. Dahil dyan, bigyan ng jacket yan. Hindi po ah. Joke lang. Pag maganap ng jacket si Sir Jake. Eh. No? Basta may special prize kayo. No? So, paki-PM lang po ang ating Manila Public Information Office FB page. No, so again, congratulations po Sir Jake, no, July 25, 1959, yun po ating unang pagbubukas ng Manila. So kung maalala niyo po, no, napakita pa ako kanina nung ribbon nung ating opening. Okay, so next question. Ilang questions po ba tayo, no? So may 10 po tayo, nakakatatlo na. Okay, so bilisan niyo lang pong konti para makasampu tayo, no, ng mga pagsagot niyo. Okay. Ito na yung next questions. Next question, actually. Bukod sa mga hayop, meron ring mga puno at halaman sa loob ng Manila Zoo. Ano ang tawag sa lugar kung saan makikita ang iba't ibang uri ng mga halaman mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Kasama na po yung iba't ibang klase ng puno, no? So kung matatandaan nyo yung buong pangalan ng ating Manila Zoo. Okay, so karugtong po yan. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Okay, so yan, paunahan na lang po, no? So special shoutout po, no? Barangay 352, kumusta po kayong lahat dyan? Siyempre, hindi natin makakalimutan yung ating pinagmulan. Mga kababayan ko dyan, Mapandan, Pangasinan, kumusta po kayo? Okay. Sa ating personnel section, shoutout po. Gigay, Season. Personnel and Records section. Mabuhay kayo. Maraming maraming salamat sa mga tulong, sa mga oras na inilalaan nyo dito sa ating Manila Zoo. Okay, so ulitin ko lang po yung ating operating hours po dito sa Manila Zoo, no? Every Monday, no, dahil inilalaan natin yung umaga sa general cleaning, sa paglilinis, so nag-start po tayo ng 11 a.m. no, hanggang 8 p.m. pa rin po. Although ang last entry ng mga bisita is 6 p.m. lang po. Pero kaya pwede po kayo mag-stay hanggang 8 p.m. I encourage po, no, na mag-abuti nyo yung gabi o yung dilim kasi napakaganda po talaga ng mga ilaw natin dito sa Manila. So, okay, so meron na tayo nanalo uli. Si Ma'am Shane Asaituno. Congratulations po! No, Botanical Garden, tama po. So ang buong pangalan po talaga ni Manila Zoo is Manila Zoological and Botanical Garden. Okay, so again, congratulations, Ma'am Shane. So, moving po tayo. So, next question natin, pang lima. Okay. Sa mga staff po ni Congressman Benny Abante, mabuhay po kayo. Kumusta po? Kong Benny, may dalawa po tayong sports complex dyan, no? Sports facility. Baka pwede po mapaglaanan ng pondo. Okay, so next question po. Ano ang pangalan ng White Bengal Tiger na makikita dito sa loob ng Manila Zoo? No? Clue, ito po ay personal na pinangalanan ng ating dating Mayor Isko Moreno Dumagoso. So, napakadali. Mayor Isko. Okay, so yan ako. Sa mga pupuntang may sasakyan, may parking lot po ba sa Manila? So sa mga nagtatanong kung may parking po tayo rito, yes po, meron po. Napakaluwag po ng ating open parking space.
Ngayon, kung hindi na po kakasya, meron po inilaan na ang lungsod ng Maynila na parking dyan sa may bandang harapan po ng Rizal Memorial Stadium, no, or sa harap din ng dating Harrison Plaza. Apakalawak po niyan. May bayad po ba yung parking, sir? Meron po tayong bayad. Minimal lang naman po. So, kayang-kaya po. Paano po yung mga nagbabayad, sir? Sa mga nakabike, pwede naman po, no, magdala lang din kayo ng lock. Although, well-guarded naman po itong ating Manila Zoo compound. Pero syempre, for safety purposes, mas maganda po, may sarili na rin po kayong lock. So, anyone is welcome here. Okay? So, tingin ko, may mananalo agad dito, no? Napakadali nung ano natin, eh. Our mayor's ko is ko. So, congratulations to Mariano Rochelle. Mariano siguro, apelido, no? Tama po, Kois. From Rochelle, congratulations po. Yun. Alam niyo naman si Yorme, di ba? From mayor naging Yorme. So, yung isko ay naging Kois. Kaya, yun yung pangalan ng ating unang white tiger dito sa Manila Zoo. Okay, again, congratulations. Paki-PM na lang po ang ating MPIOFB page to claim your prize. No? Okay, so next question po. Bukod sa attraction ng mga hayop, meron rin ginagawang espesyal na programang Manila Zoo para sa mga bisita. Ito ay ang dalawa po yan, no? So, kahit magbigay lang kayo ng isa, eh, counted na po yan. Okay. O, kanina po, nakita nyo, ginawa natin yan. Mga dalawang attraction natin na ginaganap tuwing Lunes at Huwebes. So, try nyo po na pumasyal. Okay. Shoutout po kay Boss Jerome Season ng Peso. Mabuhay ka. Ingat ka. Pag-uwi, alagaan mo yung sakay mo, ha? Pag-uwi nyo, ha? Okay? So, sa mga taga-DepEd po, magandang hapon po sa inyong lahat. No? So, pwede po tayo rito. Welcome po kayo yung mga educational trip ninyo. Isama nyo po yung Manila Zoo. No? Para sa mga kabataan natin, sa mga estudyante natin, no? Marami po silang matututunan dito. Sir, paano yung process para makapag-tour yung mga school? You can contact po yung ating, pwede din po kayong mag-email sa ating PRB email. At saka makipag-usap po sa ating information officer, si Miss Ivy. No? Ang ating pong email uli ay prb@manila.gov.ph. So, pwede na po kayong magtanong, sasagutin po agad yan ng ating mga information officers. No? Pwede rin po tayo, mga guided tours po. May mga tour guide po tayo rito, mga naggagandahan nating tour guide dyan. Okay, so mga galing po yan. Okay, so may nanalo na. So, wait lang po. Si Sir Juniel Verdida. Ayan, tama po. Bird Show, congratulations po. At yung isang bagong attraction natin is yung Animal Interaction. So, dalawa po yan. Again, matutuwa po yung inyong, even ano, adult. No? Yung mga young at heart, matutuwa na makita yung mga ano na yan. Okay, so again, congratulations Sir Juniel Verdida. Bird Show. Okay, so next question, pang-anim na, pang-pito? So, ilan ang sports complex ng PRB sa lungsod ng Maynila? So, ayan, given na po yung, halos yung sagot niyan, ano? Clue natin dyan, ilan ang distrito sa Maynila? Okay. So,
Siguro, napakabilis na ang mga sagutan na yan dyan. Ano? Mamaya-mayang konti, papakita ko po sa inyo yung napapanalunan ng mga nananalo po sa ating honey quiz ng The Capital Report. Okay, so... Sir, yung bird show may grocery. Bayan po ba? Ang ating pong bird show, katulad ng sinabi ko kanina, no, nag-tour tayo, wala po, libre po. Ang kasama po yan doon sa binayaran nyo sa entrance. So, ulitin ko po, katulad, hindi katulad ng dati, no? Para magkaroon tayo ng bird show dito. Pag may mga special na okasyon lang, eh. So, ngayon, kahit yung mga regular na araw, meron na po tayo. Anyway, siguro may mga nanalo na tayo. Papakita ko lang po sa inyo itong ano, laman ng ating mapapanalunan. Okay. Favorite ng anak ko to, ah. Boss Sam, mabuhay ka. Pringles. Okay. Paborito ng asawa ko. Almond. Lalabas ko na lang dito, no? Ngayon di mahirap. Okay. Four Seasons. Del Monte, baka naman. Mayroon na kayong free advertisement. Chocolate chip. Ayan. Paborito naman ang anak kong babae to. Luncheon meat. No? Baon niya yan sa school eh. Ayan. Corn beef. Okay. Paborito rin ng lahat halos. Ano? Then a sausage. Ito pa. Ayan, siyempre, ang nababasa nyo, San Marino, mula kay Olan, hindi po. Hindi po mula kay Olan Marino to. Galing po ito sa ating butihing Mayora, Honey Lacuna Pan. Mayor Honey, maraming salamat po. Ito po, napakaraming laman po itong ating papremyo. So again, congratulations po sa mga nanalo. At mananalo pa, meron pa po tayong ilang mga questionnaires. Okay, so again, yung nanalo po natin, ito, si Sir Robin Joy ka, kilala ko to, ah. Gawad, mabuhay ka. Anim, tama po, meron po tayong anim na sports complexes dyan. Katulad din po ng bilang ng mga distrito sa Maynila, meron po tayong 6. So, congratulations. Shoutout po uli sa aking Parks Division family personnel. Mabuhay po kayong lahat dyan. Especially po yung ating mga park keepers na katulong natin, katuwang natin na nagmimintine ng kalinisan dito sa loob ng ating Manila Zoo. So mabuhay po kayo. Maraming salamat. No? So sila rin po yung punong abala para dito sa ating mga incoming ano. Although lahat po ng divisions, no, may mga kanya-kanyang party po sa ating gagawing mga special events. Lalo na ngayon, no, alam nyo naman po yung paparating na event natin. Okay? Halloween, and then yung syempre yung Christmas. Okay? So, samantalang ko na yung pagkakataon, meron po tayong Halloween Spectacular at Manila Zoo na gaganapin sa October 31. No? So, meron tayong trick or treat event para sa mga kids natin. No? So, iniinganyo ko po lahat. No? Hindi lang kids. Mag-Halloween costume kayo. No? Para ma-feel natin lalo yung Halloween atmosphere dito sa ating Manila Zoo. Matutuwa po talaga kayo. Okay. So, next question po tayo. Pang-ilan na po? Pang-walo? Pang-walo. No? So, may tatlo pa tayo. 9 na. So, may 8 na po pala tayong nananalo. Again, congratulations po sa mga nananalo natin. Okay. Ang isa sa atraksyon sa Manila Zoo ay isang enclosed garden kung saan maraming makisalamuha sa mga nakatirang paru-paro dito. Ano ang tawag sa nasabing lugar? Okay. So, ito po yung kanina, hindi natin pinasok kasi may mawawalan po tayo ng signal kasi sa loob. Kaya, hindi na natin siya napasok. No?
Anyway, napakaganda nun yung loob niyan. So, dahil hindi natin na-tour kanina, so inaanyayahan ko kayo na pumunta rito para kayo na po personal yung makakita sa loob ng ating bat. Bahala na po kayo kung ano man yung isasagot nyo doon. Okay. So, again, maraming salamat po, Mayor Hani Lacuna, sa grocery items na pagkakaloob natin sa mga mananalo. No? Okay. So, habang naghihintay tayo ng sagot, happy birthday po sa mga masisipag nating kasama dito sa PRB, no? Ngayong October, si Romela Gonggon, si Christy Guinness, Boss Coach Tewin Marcos, mabuhay ka. Isa sa masipag nating park keeper yan. Wilson Santiago, William Santiago Jr., si Ray Largosa, si Kagawad Ray Largosa, Roberto Largosa, Manuel Ledesma, and advance happy birthday to Richard Manalilis. Oh, someone special niyan yan eh. Ni Ma'am Tess yan, ano? Okay, so advance happy birthday. And happy birthday po sa lahat ng magbe-birthday ngayong October. Okay, so may nanalo na? Okay, so abangan natin. Fog flash ng ating winner. Si Ma'am Alexa Mirazoloy. Butterfly Garden, tama po. Okay. Congratulations! Ma'am Alex! Malakas ang palakpak ah. Parang kilala niyo to ah. Pwede ba wave yan? Mabigat-bigat to, baka hindi mo kayang buhatin to. Yung grocery items natin. So, going to po tayo, last question. So, question number 10. Pwede pong ma-flash natin yung ating mga concessionaires dito. Habang so, last question muna tayo. Ano ang pangalan ng kasalukuyang namumuno ng PRB o Public Recreations Bureau? So, hindi po si Aga Mulak, ha? O baka may magkamaling mag-type. Hindi, coconut. Anyway, ayun po. Again, maraming salamat po dito sa Aviary Cafe, Boss Harvey, and Sir Larry C. Mabuhay po kayo. Naanyayahan ko po kayo. Napakaganda po ng ambience dito sa ating The Aviary Cafe. No, feel na feel nyo po. No, dahil sa likod ninyo yung ating aviary talaga. Kaya The Aviary Cafe. Eh, no? Okay, and then ito nga. Napakaganda ng kanilang interior. Okay. Taga Barangay 352, wala ba mananalo dyan? Kilalang-kilala nyo yung namumuno ngayon sa PRB. Okay. Again, shoutout sa mga taga Pangasinan dyan, especially sa Mapandan, Pangasinan. Kumusta po? Sa aking alma mater, Mapandan Academy, batch 93. At Mapandan Central School, batch 89. Mabuhay po kayo. Siyempre, yung college ko, no? Yung aking sintang paaralan, ang Pambansang Utak ang Puhunan, PUP, pinagpala. Kumusta po kayo, mga former teachers and classmates? Sa aking mga kabatch, Sangguniang Kabataan Chairman 96, kumusta po? So, bukas po, may se-celebrate tayong birthday. Ian Gutierrez, happy birthday sa iyo. SK Batch 96 po 'yan, ano? Syempre, 'yan tayo galing, Sangguniang Kabataan. Okay, and yung syempre, yung mga former chairman na kabatch ko po din sa lungsod ng Maynila. Kumusta po kayo? Mga che, mga kapatid. Okay, so may nanalo na? Ang ating mapalad na nakakakilala ng ating kasalukuyang namumuno sa PRB. Big congratulations sa'yo. Crisia May Marmon Lopez. Ito ba?
Kilalang kilala mo, ha? Congratulations, Ma'am Krisha. So, congratulations po uli. Dahil dyan, meron kayong mga grocery items from Mayor Hani Lacuna. Pangan. Okay. So, shoutout din sa mga kapwa ko, lingkod bayan ng Maynila, sa mga department heads, sa mga empleyado natong Manila City Hall. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? So, mga, yung pasasalamatan ko rin po yung ating mga katulong dito, mga concessionaires po nitong ating Manila Zoo. No? Andyan po yung Manila Souvenirs, yung katulad po kanina sinabi ko, the Aviary Cafe, Butterfly Garden Souvenir, G-Spot Burger, Famous Belgian Waffle, Bean Leaf, Boss Letlet, Bekene Men, Mi Pizzeri Rifico, Frutas, Yakitori Dori, Boss Felix. Maraming maraming salamat. Tina Payan, Aristocrat, yun, paborito. Master Shomai, Potato Corner, Manila Sizzling, Hansi Food House, Frozu, Pure Foods, TJ Hotdog, Angem Food Center, Turks, Kapesimo, Snack Safari, at Tarale. So, no need na po kayo na magdala ng pagkain dito sa Manila. So, dahil napakarami pong pagpipilian, no, na makakainan, na pagkain, na para sa lahat. Okay, so again, sa tubig po, no, basta naka-tumbler lang po yung dala ninyong tubig, eh, pwede nyo na po ipasok dito. Kung wala man, marami naman pong mabibili ritong inumin sa loob ng ating Manila Zoo. So, again, maraming salamat po at congratulations sa mga nanalo. Muli, inaanyayahan ko po kayong lahat na pumasyal sa ating bagong Manila Zoo at welcome din po kayo sa ating mga palaruang bayan na pinamamahalaan ng Public Recreations Bureau. So, yung how-tos po natin pala, no? Para dun sa mga nahihirapang mag-online registration, eto na po ay fa-flash natin kung paano yung mas pinadali, no, na online appointment. Kasi I suggest po talaga na sa bahay pa lang, mag-register na po kayo para hindi na po kayo mahirapan pagdating nyo po rito, mag-walk-in kayo, medyo nagkaklag po talaga sa dami ng gustong mamasyal sa Manila. Para sa inyong hassle-free na pagpasyal dito sa ating Manila Zoo, I suggest mag-advance appointment na po kayo. So, ayan na po, book your ticket at www.manilazoo.ph. Okay, so meron po tayong hinanda na video on how to register online dito po sa ating Manila Zoo. Or ano ba, photo? Photo lang. So, again, kumusta po lahat? Boss Philip Lacuna, kumusta po? Mabuhay po kayo sa ating mga kasamahan dito sa loob ng Manila Zoo, ang ating private security, no? Ang alert na kasama rin nating na tumutulong sa atin sa pagmimintina ng kalinisan, lalong-lalo na sa ating mga toilets. Okay, yung private security natin, Prime Citadel, maraming salamat po sa CGSO, Ma'am Telma Perez, thank you very much. Okay, so andyan na po yung ating online appointment. So mas pinadali na lang po natin, ano? So mapapanood niyo naman yung rewind nito, no, pagkatapos ng ating live. So pwede niyo pong reviewin uli yan. Okay? Or picturean diyan sa inyong mga screen. So pwede na may screenshot diyan.
Okay? Ipo-post din natin sa video. Sa mga hindi naman po makakasunod ngayon dito, ipo-post naman po natin yan sa ating official Facebook page ng Manila Zoo. Okay? So, pwede po tayo, review-review lang po. Okay? Ayan, pindutin ang set appointment. Okay? So, pumili ng petsa ng pagbisita. So, pagdaragdag ng bisita, no? So, kung dati, solo-solo ang mga nagre-register. Ngayon po, sa isang ano na lang, sa isang registration, pwede na lang pong magdagdag. Okay? Nang kung ilan po kayo. So, again, so, ayan po, piliin din po yung uri ng discount na akma sa inyo. Okay? Ipo-post natin yung process. So, sa mga hindi po nakasunod, ipo-post na lang po namin kung paano yung process sa MPIO page at dito rin po sa amin pong Manila Zoo public official Facebook page. So, antabayanan nyo na lang po. Again, so... So, sa ngalan ni Dr. Hani Lacuna Pan, ang ating pong First Lady Mayor, maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nanood sa The Capital Report. So, hashtag po natin, Magnificent Manila. Okay, so again, maraming salamat po and mabuhay po.